magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Today's recipe, tamang-tama to sa kahit na anong handaan. Chop suey. Isulat na po yung ating mga ingredients. At i-check nyo na rin yung ating full details sa ating description box. Umpisan muna natin sa paghahanda ng ating mga gagamitin. Yung ating bawang, hihiwain muna natin to ng pinong-pino. Tapos yung ating sibuyas naman, hatiin natin sa gitna, tapos hiwain natin sa malalaking diced cut. Tapos yung ating carrots naman, hiwain lang natin to into round cut. Approximately mga nasa half inch yung kapal para mas madali siya maluto. Tapos gagamit tayo rito ng chicharo. Tawag dito ay snow peas. Tanggalin na natin yung dulo-dulo ng ating chicharo, tapos tanggalin natin yung gilid. Tapos yung ating red at saka yung green bell peppers, iwain muna natin sa gitna, tapos tatanggalin natin yung buto. Tapos iwain natin ito sa pahaba, lengthwise. Tapos yung nakikita nyong puti, tatanggalin natin yan kasi medyo mapakla yan pag kinakain. Tapos hiwain lang natin to sa triangular shape. Approximately bite size lang yan. So parang isang subo lang yung hiwa natin. At yung ating green bell, ganun din yung gagawin natin. Hiwain lang natin sa triangular shape. Para proportion siya doon sa ating red bell. Tapos gagamit tayo rito ng broccoli flour. Tanggalin lang natin siya sa tangkay para magmukha siyang floweret. Tawag dyan ay floweret cut. Tapos kung medyo mahal yung broccoli sa inyong lugar, pwede naman kayo gumamit ng cauliflower. Not necessarily talaga na broccoli yung gagamitin natin kasi medyo may kamahalan yung ating broccoli. Tapos yung mga malalaking broccoli, hatiin lang natin siya sa gitna. Para maging marami yung ating broccoli flour. Tapos gagamit rin tayo rito ng chayote. Yung ating chayote ay hiwain muna natin to into 4 quarter lengthwise. Tapos tatanggalin natin yung buto. Tapos hiwain natin into slant manner. Ganon din yung kapal niya, parang carrots. Half inch yung kapal para mas madali siyang maluto at masarap kainin. Tapos sa ating leafy vegetables naman, gagamit tayo rito ng Baguio pechay. Ngayon, tanggalin na natin isa-isa yung ating Baguio pechay. Tapos hatiin natin to sa gitna, pahaba. Tapos pagsamahin natin, yung bandang dulo ay tatapyasin natin yan. Hindi natin kailangan yan. Tapos approximately mga 1 inch yung kapal. Para maganda naman yung presentation ng ating chop suey mamaya. Tapos gagamit tayo ng young corn, hatiin natin sa gitna, tapos yung malaking part ay hahatiin natin into lengthwise. Same purpose para maging marami yung ating young corn. Tapos gagamit din tayo rito ng button mushroom. Ngayon kung medyo malaki yung button mushroom na nabili nyo, hatiin nyo lang doon sa gitna. Pwede rin kayo gumamit ng black mushroom kung gusto nyo. Tapos sa atin namang karne, gagamit tayo rito ng pork liempo or yung pork belly. Pinakuluan lang po natin yan ng 15 minutes. Tapos yung sabaw na pinakulo natin ay tinabi natin para sabaw natin mamaya. Tapos ganun din yung ating chicken liver. Pinakuluan natin to ng 10 minutes. Tapos iiwain lang natin into bite size. Masarap yung chop suey pag maraming liver. Tapos magpakulo lang ng tubig sa ating kawali. Tapos pakukuluan natin yung ating sayote at yung carrots natin.
Yung purpose na binlunch natin sa boiling water yung ating carrots at yung sayote ay para maiwasan nating mahilaw yung sayote at saka yung carrots. Baka yung iba ay lutong, yung ibang gulay ay luto na, tapos yung ating carrots at saka sayote ay matigas pa. Magpainit lang ng mantika dito sa ating kawali na paglulutuan, tapos igigisa na natin yung ating bawang. Lalight brown lang natin yung ating bawang. Tapos sunod na natin yung ating onion. Stir fry lang for 30 seconds. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating meat, yung karne natin. Lagay na natin yung ating hiniwang pork liempo na pinakuluan natin. Ila-light brown lang natin saglit yung ating pork belly. Tapos sunod na natin yung ating boiled chicken liver. Tapos continuous lang natin yung paghahalo. Masarap to yung chicken liver pag medyo na napiprito pa ng konti. Ganon din yung ating liempo. And by the way, tulad ng sinabi ko kanina, yung tubig na ginamit natin kanina sa pagpapakulo ng liempo ay itinabi natin yon at gagamitin natin yon as broth. Pag okay na yung pork belly natin at saka yung liver, sunod na natin yung ating sayote at carrots. Stir fry lang natin for about 20 to 30 seconds. Tapos, sunod na natin yung ating young corn, yung ating mushroom, at tulad din yung sinabi ko kanina, pwede rin kayo gumamit ng shiitake mushroom or yung black mushroom, pwede nyo rin gamitin yun. Tapos lagay na natin yung ating seasoning. Lalagay tayo rito ng oyster sauce. Mga 6 na kutsara yung nilagay kong oyster sauce dito kasi masarap talaga pag medyo marami yung ating oyster. Ngayon pwede rin kayong magdagdag ng soy sauce, at least mga 1 tablespoon para magkaroon ng kulay yung inyong chop suey. Yun ang naman talaga yung purpose doon ng soy sauce, ay magpa-dark ng ating sabaw. Lagay na natin yung ating broth, tapos bring to boil natin to. Pakukuloyin lang natin yung ating sabaw na nilagay. Not necessarily natatakpan nyo. Ayan, pag kumulo na siya, lagay na natin yung ating broccoli flour, yung ating chicharo o yung snow peas, at ang ating red at saka green bell peppers. Continuous lang natin yung halo. And by the way, yung sequence ng ating gulay, mga approximately lang yan, every 30 seconds sunod na natin yung mga gulay natin para maiwasan natin ma-overcook. Pangit naman kasi kumakain ka ng chop suey tapos lustay-lustay na yung gulay. Naglagay na tayo rito ng ating powder seasoning, salt, black pepper powder, tapos lagay tayo ng flavor enhancer, naglagay tayo ng broth cubes. Tapos continuous lang yung halo. Pag okay na, sunod na natin yung ating Baguio pecha, yung ating leafy vegetables. Yung purpose natin na hindi talaga natin niluluto maigi yung ating gulay. Ayaw natin i-overcook. Actually, half-cook lang yung recommendation ko pag nagluluto kayo ng chop suey. Lalo na pag maramihan. Kasi pag sa handaan yung chop suey, lulutuin mo siya ngayon, mamaya pa kakainin ng mga bisita mo. So, maganda yung half-cook lang siya. Para pagdating ng bisita mo, tamang-tama lang yung vegetable mo, hindi overcook. Nag-apply na tayo rito ng cornstarch. Yung ratio ng ating cornstarch is 1:1. Make sure na huwag nyo biglain yung inyong cornstarch kasi baka masobrahan. Adjust na lang kayo kung medyo malabnaw pa. Dagdag kayo ng konti.
Ngayon, okay na. Pakukulang lang natin to ng mga 30 seconds, then pwede na natin iserve yung ating masarap na chop suey. Tamang-tama to sa lahat ng okasyon. Kasi kahit anong handaan, lalo na sa Christmas, birthday, New Year, pwedeng-pwede yung ating recipe na to. Sa lahat po na nagkagusto ng ating menu for today, please like the video. Tapos kung meron kayong suggestions or comment, sulat po sa baba. Tapos sa mga bisita natin sa ating channel, please subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating recipe. Thanks for watching. At ito ang kusina ni Dan Levy.